Hello! Welcome back to my channel. Magbabalik ang inyong online chikadora ng bayan, Senorita Dada. Sa mga bagong viewers out there, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para maging updated kayo lagi sa aking vlog. Grabe, nakaka-miss ang His Into Her. Grabe yung final episode nila. Talagang kilig to the bones ang tema. At sabi nga nila, kahit ilang beses silang mag-away, magkatampuhan, ay kung sila't sila, sila pa rin. At yun nga ang nangyari kanila, Donnie Pangilinan at Belle Mariano, or sa character na Max Payne and si Dave and Willis. Sobrang kilig ang final episode nga ng His Into Her. Hinding-hindi na ako makakapaghintay sa pangalawang season ng His Into Her. Alam kong maraming mga fans dyan ang magtitrending na kailangan gumawa na sila ng second season, ay ng second episode or season 2 ng His Into Her. At yun ang gagawin at pinag-uusapan ngayon ng ABS-CBN Talent. Alam kong sa susunod na project nila ni project ng John Bell, mas bongga, mas kaboom, mas ka-kilig-kilig, at yung istorya nila ay talagang mas ka-abang-abang at kapanapanabik. Nakakalungkot lang yung final episode. Pero yung final episode naman is, alam yun, na-hook na tayo eh. Nasubaybayan na natin sila every week. Pero ngayon, yung mamaalam na sa TV o sa internet ang His Into Her, nakakalungkot. Pero alam ko namang hindi pa naman yun yung katapusan na yun. Hindi pa yun ang ending. Alam kong may pangalawa pa na, at yun ang ating hihintayin. Yun ang ating aabangan. So, yun lang. Yun lang yung aking kwento ko for today. Ang update ko sa His Into Her. Grabe yung kilig na nangyari kanina. Anyway, itong mga past na ipapakita ko ay ito yung mga recap ng every season ng His Into Her. His Into Her. Sabay-sabay nating panoorin ito. Sagot sa katanungan, ano bang gagawin sa nararamdaman? Kahit na matakot, hindi itatakbo. Thank you po, pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko. Kahit na magtampo, hindi lalayo. Wala nang siguro, sigurado ako. Oh. Aminin kong ako'y kabado. Baka kasi damdamin ko'y masaktan mo. Pero gusto ko nang aniwala sa'yo na hindi mo bibitawan ang pangako mo. Kahit na magtakot, hindi tatakbo. Bakit alam kong hahanapin ka ng puso ko. Kahit na magtampo, hindi lalayo. Wala nang siguro. Siguro hindi lahat naniniwala. Pero sigurado tayo sa ating dalawa. Siguro sa ngayon di pa tayo handa. Pero sigurado tayong dalawa para sa isa't isa. Kahit na magtago, hindi tatakbo. Pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko. Kahit na magtampo, hindi lalayo. Wala nang siguro. Kahit na magtago, hindi tatakbo. Hola! Welcome back to my channel! Magbabalikan yung online chikadora ng bayan, Senorita Dada! So kung baguhan pa lang kayo sa aking vlog, please don't forget to subscribe to my YouTube channel
and hit the bell button para maging updated kayo lagi sa aking vlog. So, in respect po sa His Into Her Management, ABS-CBN Management, and IWANT-TV Management, itong full episode na video ito ng His Into Her ay ikikwenta ko na lamang po. Ito ay para sa mga walang IWANT-TV app na nakasave sa kanilang cellphone. Ding, ding! Yes, bali mag-storytelling na lang tayo kung ano nga ba ang naganap sa His Into Her episode 5 ng IWANT-TV. So yes, magkakwentuhan tayo at sabayan niyo ako at samahan niyo ako sa mga kakilig at kakwento-kwentong mga pangyayari sa His Into Her na kung saan from mortal enemies to friends hanggang sa maging mortal enemies na naman ang ating mga bida na si Nanjave at si Max Payne. Oh no! Ano kaya ang nangyari sa kanila? Well, let's see. So, sa pagtatapos nga ng episode 4 ay medyo okay na yung pakiramdam, okay na yung feeling at okay na yung pakikibagay ni Nanjave at ni Max Payne. Naging okay naman na sila. Paulit pa. Okay, basta. In the mood na ngayon si Max at saka si Dave sa episode 5 na ito dahil sa successful ng anti-bullying project nila ay dito nagkaharap-harap, nagkapatawaran ang ating dalawang bida na si Dave at saka si Max Payne. Yun nga lang sa kabila ng pagkakaayos ng dalawang ito ay syempre hindi mawawala ang na may kontrabida talaga sa isang episode. Alam niyo na ba kung sinong tinutukoy ko ng kontrabida sa episode na ito? Walang iba kundi si Amy! Nakakaloka talaga kung si Amy. Talagang yung insecurities niya, hindi niya matanggal-tanggal. It's because dahil sa insecurities niya, ay dito sinugod niya si Max Payne ng ating idolo. Yes! Sinugod niya at sinabunutan ng ating idol na si Max Payne. Ewan ko ba dahil sa insecurities niya. Alam mo naman mga kontrabida, mga inggitera yung mga yan. Dahil nasapat sa bunot kay Max Payne, ay siyempre to the rescue ang ating archer ng His Into Her na si Dave. Siyempre pinagtanggol niya ang ating bida na si Max Payne. Siyempre sa kabila ng pag-rescue ni Dave kay Max ay siyempre ginulantang lahat tayo ng mga pasabog ni Miss Amy na may nangyari daw isang gabi sa kanila ni Dave. Habang nagiinuman daw sila ay nagkahalikan daw sila Dave at saka si Amy. Oh no! How true na nagkahalikan daw sila Amy at saka si Dave. Pero hindi pinaniwalaan ito ng Max Payne and friends and syempre Dave and friends. And sa pag-amin nga ni Amy na ito, ay dito hindi masuri o hindi maisip ni Dave kung may nangyari na nga ba sa kanina. Ganun pa man ay wala siyang naalala na may ganun pangyayari na nangyari kanila Amy. So, kahiyak nga si girl. Siyempre si girl dahil sa kahiya nag-walk out ang ating Amy girl. Char. Kawawa ang Amy. Siyempre yung mga alagad ni Amy nag-walk out na rin. So, dahil nga dun, sa pangyayaring paghalik umano ni Dave kay Amy ay tuloy pa rin ang takbo ng buhay and syempre, life must go on! Syempre, after ng pangyayari niyan, after ng scene na ito ay, ayun na nga, to the, alam yung number one supporter talaga ni Isay ang Tagsen. Yun nga lang sa kabila ng kasagsaganan ng Tagsen ay, dito, iminungkahi ni Dave kay Isay na deleted na nga yung Tagsen at iwas-iwasan na rin ang pagtawag kay Max ng Kaguro at ganun din si Max Payne kay Dave na tawagin siyang Sense UV. So wala na yung Tagsen, wala ng Kaguro at wala ng Sense UV na magaganap sa kanilang dalawa at yun ay tuluyan ng deleted dahil okay na ang ating dalawang bida!
And syempre, yung love naman ng dalawang bida natin, para nakikinita ko dito na nag-start yung love ng ating iniidolo na si Dave at Maxine. Diba? Syempre, yung mga kaibigan naman ni Dave at ni Maxine ay talagang tinutukso silang dalawa na parang may love team na magaganap sa kanilang paaralan, sa kanilang pagkakaibigan na may bagong love team na nga sa kanila. At syempre, todo-kilig naman itong si Dave and Maxine kahit hindi nila ipinapakita to sa isa't isa hanggang sa after ng successful na din ng anti-bullying project ay muli na naman pinatawag ang ating diva. Oh no, ano na naman kaya yun? So, ipinatawag na naman ang ating mga bida na si Dave at saka si Max Payne sa kanila, sa office ng kanilang paaralan. At yun nga, kaya sila pinatawag ay dahil si Master ay kinong-congrats yung ating dalang bida dahil sa success po ng anti-bullying project. Yehey! So, naisipan na naman ng master na ito na gumawa na naman ng panibagong project, which is about sa date project na gagawin nila Dave at ni Max Payne, which is napagsangayunan naman ng dalawang ito. Ano kaya mangyayari sa date na ito? Excited ako sa mga magaganap na ito, di ba? Alam ko, excited na rin kayo. And dahil dyan sa day project na magganap ay ating hintayin at abangan kung anong meron dito. And next one is, dahil na nga rin sa anti-bullying project na successful ng anti-bullying project ay ang successful na rin na give out. Ay, wait lang. May nakalimutan ko dito. Wait. Yun nga lang sa kabilang banda naman, after nung pinag-usapan, nung pinag-itingan nila Master at ni Dave at ni Max Payne ay dito nag-solo ang ating mga tita. Yes, habang nagmumuni si Dave at saka si Max Payne ay talagang iniisip na na yung mga kakiligan ng mga pangyayari na nangyari sa kanilang dalawa. Habang itong si Dave ay unti-unti nang napopol kay Max Payne at ganun din kay Max Payne. Yung nga lang, may umiiwas talaga sa nararamdaman ni Max Payne dahil nangako siya sa kanyang mga magulang, lola at tito na uunahin muna ang pag-aari bago ang love na yan. Dahil nadala na nga sa unang love life niya noon tungkol kay RG, ayaw niya nang mangyari ito. Pero sa kabilang banda naman, si Dave naman ay talagang marami siyang mga pinag-isipan, marami siyang naiisip na what if naging sila ni Max Payne. Iniisip niya until sa middle ng story na to ay ni-play yung music ng dalawang ito. At doon, habang piniplay yung music, talagang alam yun, nakikita mo sa mga mata nila Dave at Max Payne yung kilig, yung love, yung parang alam yung pag nagka-crush ka, iba yung feeling na nararamdaman. Am I right? Ganun din kayo kapag nagkakaroon din kayo ng crush at pinansip kayo at may magandang nangyari. At talagang alam yun, love is in the air. Anyway, dahil dyan nagpalitan na rin, hindi makatiis si Dave na text itong si Max kung kumusta na siya, kung nakauwi na nga ba, kung anong ginagawa niya. At doon na nga, nag-message back naman si Max kay Dave na kung saan dito nalaman ni Dave kung ano yung mga favorites ni Max. At doon may pasikwetong note itong si Dave, ang ating dito, nakakaloka. Yes, may secret note itong si Dave kung saan lahat ng mga favorite ni Max ay kanyang ninonoted at nilista. Grabe, grabe, grabe. Pangyayari ito at ako yung inipilit sa kanilang dalawa. Hanggang sa napag-usapan nila na pinabukasan, makikita sila 8 a.m. sharp sa kanilang school. At yun ang pinagsak kayo na. Until sa pinabukasan, another new day na naman ng kanilang pagsasama, pagkikita ay hindi inaasahan ni Max na malilate itong si Dave.
So, parang sa pagkali-hindi is medyo may konting tampo ang ating max pain. Nangako pa naman si Dave na 8 a.m. sharp siya papasok sa school, which is nalit na itong ating bida. Dahil sa pag-daydreaming niya kay Max Payne, oh no! Kawawang Max, kawawang Dave. Hindi lang alam ni Max na kaya siya nalit ay dahil sa kanya. Diba? So yun nga, dahil napansin na rin ni Dave na hindi siya pinapansin at iniiwasan siya ni Max Payne. Ayun, hindi siya nagpatinag at hindi siya puminto sa kakasuyo kay Max Payne. Grabe, ang haba ng hair ng Donald. And yun na, until one time na may ginawa itong si Max na bala na binuhat yung dalawang partner, pero pagbaba niya na hanggang, hindi na malayan ito ni Max at ito'y biglang natumba at tamang-tama. To the rescue na naman ang ating bida na si Dave at kanyang sinalo habang ito'y nag-slide at natumba sa hagdanan. Grabe talaga ang pagka-superman ni Dave kay Max Payne. Talagang ingat na ingat, alagang-alaga si Max kay Dave. Sana magkaroon din tayo ng Dave ng buhay natin. So yun na nga, dahil sa pangyayaring yun ay okay na naman ang ating dalawang dito. Grabe, nakakaloka ito. Away-bati ang Max at ang Dave natin ito ha. Itong si Max talaga ay a tampo girl talaga ito. Pero I love it. Gusto ko yung attitude niya. So dahil nga dun sa successful ng giver achiever ng ating mga bida at mga friends, ay gumawa sila ng isang mini concert na kung saan gaganapin ito sa next episode. At yun nga, dahil sa concert nito ay naghalas 10 lang ating bida. Yun nga lang, nag-request ang mga friends ni Dave at ni Max kung sino nga ba ang pwedeng mag-try sa karaoke ng giver-achiever na concert na kanilang sinetap. At yun nga, nag-volunteer si Mr. Dave na pwede na kakanta lang siya kapag kasama niya, ka-duet niya, si Max! Wow! Ding, ding. Ang haba ng hair ni Max, talaga hindi siya pwedeng kumanta nang wala si Max sa tabi niya. At talagang si Only Max na ang makakapagbigay ng alam mo yun, ng good mood kay Dave, which is I love it. At talagang grabe. Grabe talaga ang pagmamahal ni Dave kay Max. So, walang nagawa naman si Max at pinambigay niya itong si pinambigyan niya si Jay kahit sabi pa ni Max na hindi siya marunong kumanta. Pero alam naman mga kaibigan ni Max, hindi nagpatalo. So yun na nga. Hanggat sa napilitan siya ay nag-duet ang dalawa. OMG! So, isipin mo na lang yung ginawang sulat, ginawang kanta ni Belle Del Valle na kung saan nilabas ito sa ABS-CBN Music Entertainment, yun sigurado, yun yung duet na ginawa nila sa Kiss Into Her. Yun yung sample na kinanta nila Dave at ni Max doon sa Giver Achiever concert na kung saan grabe, napanganga ang ating mga friends ni Dave at ni Max Payne dahil sa magandang collaboration ng kanilang awit, magandang blending ng kanilang kanta, at makikita mo sa kanilang mga mata yung emotion, yung feelings nila habang binabaybay, habang inaawit yung mga liriko na inaawit nila, at grabe yung chemistry ng dalawang ito. Ding, ding, ding! I love it. Talagang, if kung napakinggan nyo lang yung kanta, kung napanood nyo lang yung sigurado ako ni Belle at ni Donnie na duet, is yun yung ipinalabas sa His Into Her na Achiever, a Giver Achiever concert na ginawa nila Jay at Max Payne. Grabe, grabe. Nakakilig talaga dun. Pero after ng duet nila, oh my gosh, muli na namang may tampuhan ng ating bida na sina Jay at saka si Max Payne. Grabe, nakakaloka na naman ito. Dahil lang dun sa word na I like you na kung saan nakakala ni Max na baka pinaglalaroan at pinaprank na naman siya ni Dave
tungkol sa pagsabi ko na I like you ay dito, medyo hindi matanggap ni Max sa kadahilan ng baka prank lang ito at nilalaro niya na naman ang feelings niya. Pero gayunpaman is nagpinarampat ni Max kung ano nga ba talaga totoong estado ng kanilang relasyon at nga lang dahil sa pagkahiya na siguro o dahil sa pagkatorte ni Mr. Dave ay sinabi niya na lang na it's just a friend na lang yung kanilang relasyon, which is nakakalungkot. Parang ang sakit din sa part ni Max na sabihin friend na lang silang dalawa, pero parang pili ko nag-expect si Max na gustong-gusto talaga siya ni Dave, which is true naman yun nga lang dahil sa it's just a friend na pagkasabi ni Mr. Dave ay hindi natanggap ni Max. Ewan ko ba may PMS ata ang ating bida? O sino nga, dahil sa tangkuhan nag-walk out ang ating Max at doon na napansin ng mga ilang kaibigan na hindi nga okay itong dalawa. From mortal enemies to friend to enemies, grabe. Hindi na talaga matitinan pa. Okay na nga sila. Tapos kayong paman, ito na naman ang nangyari. Grabe. Hanggang sa nagkumprantahan ang dalawang ito. Yes, nagkumprantahan po sila sa last episode na He's Into Her. Nagkasagutan po ang dalawa. Medyo hindi na rin napigilan ni Dave ang kanyang damdamin dahil sa mga salitang hindi na rin sinasadyang banggitin ni Miss Max Payne. At doon na nga, nagsimula na naman ang kanilang World War 3. Grabe! I'm hoping na sana maging okay sila. So sa next episode, yun ang ating aabangan, ang kanilang pagbabati ulit ng ating bida sa episode 6 ng He's Into Her. Ating hintayin at antabayanan ang kanilang pagbabati. Dahil right now sa pagkatapos ng He's Into Her episode 5 ay talagang war sila ngayon. So nakakalungkot man yung episode na ito, pero nag-expect pa rin tayo sa susunod na kabanata. So hanggang dito na lang muna ang aking vlog. I'm hoping na nagustuhan yung aking kwento. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the bell button, para maging updated kayo lagi sa aking vlog. Ito yung all-in-chicken darling ng bayan, Senyorita Dan. Hey, bigan! Love you!